Hi guys! What's up? It's your girl Abby. What you doing? So for today's video is magbibigay ako ng tips and advices kung paano pumayat at kung paano i-maintain ang body without having exercise or any diet. So without further ado, let's start! So disclaimer lang guys, yung mga tips na ibibigay ko sa inyo is based on my experience lang at hindi ako nag-seek ng medical help. So nasa inyo yun kung gagayanin nyo or hindi. So guys, bago ko ibigay yung tips, ipapakita ko lang sa inyo yung current situation ng body ko. Ito siya. Ayan. So, ang tagal ko nang hindi nagsusukat ng waistline ko. Ano, nag-try ako na mag-workout. And ngayon ko lang uli siya gagawin. So ngayon ko lang uli nalaman yung waistline ko. At it's a good news dahil lumiit siya. From 25 inches nung nag-exercise ako, naging 24 na lang uli siya. Eh, tumigil na ako na pag-exercise no. So, ayan, 24 na lang siya. Yan o, naigagalaw ko pa siya ngayon. So guys, yun lang. Bye! So tip number one is uminom ng madaming tubig. Alam kong gasgas na tong advice na to sa inyo guys, pero trust me, it works. So kapag madami yung iniinom ng tubig sa maghapon, nabubusog ka doon. At ang effect nun sa katawan mo is mawawalan ka ng gana sa pagkain. So yun yung palagi kong ginagawa. Kasi yung water, siya yung nakakatulong sa atin para mag-flush out ng toxins palabas sa body natin. Isipin mo na lang na, kunyari, kapag tumatay ka, tapos walang tubig, ano yung gagamitin mong pang-flush nun, diba? So kailangan, uminom talaga tayo ng madaming tubig sa araw-araw. So ang ginagawa ko, uminom ako ng tubig lagi before at after kumain. Ganun lang lagi yung ginagawa ko. Tapos umiinom din ako kapag umaga at hanggang gabi. Basta madaming tubig lagi. Para ma-realize ng body natin na busog na tayo kahit hindi naman tayo talaga actually kumakain ng pagkain. Parang niloloko natin yung body natin sa pag-inom ng tubig. So tip number 2 is huwag kumain ng mga unhealthy foods. Unhealthy na nga, kakainin mo pa. Huwag ganun. Kasi, iniisip kasi natin mga tao kung ano yung bawal, siya pang mas masarap. Kagaya ng mga chichiria, ng mga soft drinks, ng mga lahat ng salty. Yun yung mga pagkain na hindi dapat kinakain ng madamihan. Kasi nakakataba siya at nagbibigay din siya ng iba't ibang uri ng sakit. So, dapat iniwas tayo dun sa mga salty foods at saka yung mga matatamis. Lahat ng matatamis, bawal yan. Diba din na lang kung fruits or vegetables yung kinakain ninyo. So tip number 3, dahan-dahan lang sa pagkain. Kapag kasi kumakain tayo, kunyari, gutom tayo, tapos hindi natin nare-realize na napapadami na yung kinakain natin. Kasi nga, mabilis tayong kumain at hindi agad nagpa-process yung pag-digest ng pagkain sa ating body. Kaya dapat, ang kailangan natin gawin is dahan-dahan lang sa pagkain. Yung mga pagkain kasi na kinakain natin, meron silang mga estimated time para mag-digest sa body natin. At yun dapat yung alamin natin para alam natin kung gaano ito katagal mag-digest sa body natin. So, katulad na lang ng water, hindi niya kailangan ng matagal na panahon para mag-digest. Pero, pag pinag-uusapan na natin yung mga juices gaya ng mga fruit juice, vegetable juice, umaabot siya ng 15 to 20 minutes bago mag-digest. Kapag naman mga raw vegetables, kagaya ng mga carrot na hindi pa naluluto, umaabot siya ng 35 to 40 minutes bago mag-digest sa body natin. Tapos, kapag naman luto na sila, umaabot din sila ng 40 minutes bago mag-digest. Kapag naman mga kanin, umaabot siya ng 3 hours. Tapos, kapag mga potatoes at chicken, umaabot ng 1.5 to 2 hours. Kapag beef, umaabot ng 3 hours. And ang
pinakamatagal sa lahat bago mag-digest is yung pork or yung baboy. Lalo na pag kinahay niyo prito, yung mga ganyan. Sila yung mahihirap i-digest sa body natin kasi umaabot sila ng 5 hours bago ma-digest. So, pero hindi ko naman sinasabi na ganun katagal kayo kumain. Ang sinasabi ko lang, dahan-dahan lang sa pagkain and take your time para nguyain yung mga yon. Para maging madali na yon para sa body natin, para ma-digest na maayos at makuha yung mga nutrients na kailangan natin para sa ating body. So, tip number 4 ko sa inyo is kumain ng eggs. Ang eggs kasi is mababa yung calorie niya. Mababa kasi yung calories na ibinibigay ng eggs sa katawan natin. Pero, mayaman siya sa iba't ibang nutrients gaya ng protein. So, ayun. So, tip number 5 is patience is the key. Hindi naman porket ginawa mo yung mga sinabi ko kanina, ginawa mo siya maghapon, is mangyayari na siya sa inyo overnight. It is a process and kailangan meron ka talagang patience at consistency para pagpatuloy, para makita mo yung desired results na gusto mo. Makita mo yung gusto mong result sa katawan mo. So, kailangan maging patient lang kayo and consistent. Tapos, huwag kayo panghihinaan ng loob at huwag kayo mag-pressure sa tuwing nagpapapayat kayo. Kasi ang kailangan is i-accept yung sarili nyo para maging mas madali sa inyo na tanggapin yung magiging result ng inyong ginagawa. So, bukod dun sa mga tips na binibigay ko sa inyo, meron pa akong dalawang advices in case na gusto nyo i-level up pa yung pagpapapayat nyo or yung pag-maintain ng body nyo. So, ang una kong advice is i-try nyo yung Chloe-ting workout. I-link ko siya down below or sa comment section. So, yung Chloe-ting workout kasi, proven and tested ko na siya. Kasi, for the past first 2 weeks na nasa quarantine, tumaba ako and then from 25 inches, naging 28 inches yung waistline ko. Tapos, nataranta ako at nakita ko yung IG story ni Ray Hermar na ginagamit ni workout schedule na binigay ni Chloe Ting. So, nag-try ako and nag-search ako na for abs. Tapos, tinry ko siya for 1 week. Dapat 2 weeks, pero 1 week lang ang nagawa ko. And then, nakita ko talaga yung results niya for the past 1 week. So, from 28 inches ko nung first day, naging 25 inches na lang ulit siya. Nasa 7th day ako. So, talagang effective siya. At biruin nyo yun, 10 minutes a day lang talaga. Pero, sobrang hirap ng mga exercise na yun. Mukha lang siyang madali pag pinapanood, pero hindi talaga, trust me guys. Sobrang hirap niya on the first 3 days. Tapos, wala pa akong diet nun. So, ayun, tinry ko yun and it works. So, highly recommend yun guys sa inyo. If ever lang na gusto nyong i-level up yung pagpapapayat nyo. Kasi, sa lahat ng napanood kong mga workout videos sa YouTube, waiting lang talaga yung gumana para sa akin. Kaya guys, ini-encourage ko kayo na i-try yon, lalo na ngayong quarantine season. Sana makuha nyo din yung results na kagaya ng akin. So, ang last na advice ko para sa inyo, i-try nyo yung ginger and lemon water. Yung ginger kasi at yung lemon, meron silang properties kung saan nakakapagtanggal din sila ng mga toxins palabas sa body natin. So, ihalo nyo lang sila sa water. Ililink ko na lang down below yung video na napanood ko. Hindi ko pa siya natatry, pero mostly, yung mga tao dito sa Pilipinas, gusto nila yung lemon water. So, ililink ko na lang din siya sa baba, sa description box, para mapanood nyo siya after nito. So guys, always remember na hindi mo kailangan talaga mag-diet para makuha mo lang yung desired results. Ang kailangan mo lang is consistency at pwede mo kainin lahat ng gusto mong kainin na pagkain as long as with moderation. Okay? So that is it for today's video. Sana nagustuhan nyo at sana nakatulong ako sa inyo sa mga gusto magpapayat dyan at or dun sa mga gustong i-maintain yung figure nila for the summer. So, i-like nyo lang tong video na to and subscribe. And mag-commenta din kayo ng mga videos na gusto nyong makita pa sa channel. So, yun lang guys. I hope you like it. Bye!